Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan at welcome back po ulit. At tayo po niya dito na naman sa pamilyang bayan ng Padre Garcia. Tayo po ay bibili ng buntot ng baka at tayo po ay magluluto ng 2 potahe at may order po ulit tayo. Bibili po tayo ng 10 kilong buntot ng baka at magpapagiling din po tayo ng ating pang-imbutido. Yan, dyan po lagi tayo bumibili sa Annette Meat Shop sa Padre Garcia Public Market. Pinatadtad na nga po natin yung ating biniling buntot para po tayo hindi na mahirapang magkayat pagdating sa bahay. Bibili na rin nga po tayo dyan ng gulay. Ang kasama natin ang Kuya Ken. At yung ating gulay para sa imbutido ay atin na rin pong pinatalupan at isasama natin sa giniling. Magluluto nga po tayo ng 10 kilong karkaring buntot ng baka at gagawa at magluluto rin po tayo ng 30 pieces na imbutido na Batangas style. Order po ito ni Sir Alfred Del Castillo at sila po ay balikbayan from California. Marami pong salamat Sir Alfred at sa family po ninyo. Thank you po for trusting Impoy's journey. Ma'am, pwede ako kumuha. Thank you po. Hello po. Good morning po. Ako po si Impoy. Lagi kitang pinapanood. Ah, salamat po. Ano po pangalan po nila? Sally. Yeah, shout out po kay Ma'am Sally. Tsaka kay Sir Alfred. Sir Alfred, balikbayan kayo, sir. Balikbayan po kaya? California. From California pala sila, sir. Yeah. Thank you po. Shout out po kay Ma'am. Ano po pangalan ni Ma'am? Si Ma'am Lee, ayan. Pagdating nga po ng bahay ay inasikaso na po natin yung ating karne, yung oxtail at uhugasan po natin maigi yan. Tapos ay saka po natin yan ibablanching. Pukuluan po muna natin at lagi natin ginagawa, tinatapo natin yung unang pinagpakuluan niyan. Nag-init nga po tayo dyan ng tubig at para mablanching na natin yung ating 10 kilong oxtail. Nilagyan lang po natin ang asin yan para po pampatanggal din ang amoy baka. Haluin lang po natin yan para matunaw yung asin at kailangan po mapakuluan natin yan para yung mga impurities ay hindi po makasama sa ating pagluluto. At tatakluban lang po natin yan para mabilis siyang kumulo. Ito naman po yung ating giniling at yan po ay may mga gulay na. At pwede na natin timplahan. So titimplahan na po natin yan at maraming beses ko na pong napakita yan. Maglalagay po tayo dyan ng asin. Lalagyan din po natin ng brown sugar, pambalance. Lagyan din po natin ng paminta o black pepper ground. Lagyan po natin ng pasas o raisins. Bahala na po kayo kung anong brand ang gusto nyong gamitin. Lagyan po natin ng sweet pickles. Lagyan din po natin ng itlog at yan po ang magpapabuo sa ating imbutido. Lagyan din po natin ng harina para hindi po masyadong malambot yung ating gagawing imbutido. Timplahan din po natin ng toyo o soy sauce. Basta tansyahin nyo lang po at huwag po natin masyadong aalatan. Maglagay din po tayo ng banana ketchup. Tapos ay kirkiran po natin ng keso o lagyan natin ng keso. Mas maraming keso, mas masarap. Bahala na po kayo kung anong brand ang gusto nyong gamitin. Basta ingatan nyo lang po na huwag umalat yung ating mixture. Pagkatapos po ay pwede na nating haluin yan at para po mapantay-pantay natin yung mga rekado nating nilagay. At saka po natin yan babalutin, saka natin i-steam dahil ito pong imbutidong Batangas ay sadya pong medyo matrabaho. Kaya kailangan po nito ng oras sa preparasyon. Para po kinabukasan, kahit maga ating delivery ay hindi po tayo magagahol sa oras. Tamang-tama po at nakulo na nga po itong ating pinapakuluan na oxtail. At hanguin na po natin yan. Hinango na nga po natin muna itong ating buntot ng baka. At yan po ay huhugasan uli natin. Saka po natin papalambutin na ng diretso kasi gagamitin na po natin yung pangalawang pagpapakulo dyan. At yung una pong sabaw niyan
Katulad po nito na maraming impurities ay atin na po yung itatapon. Inugasan nga po uli natin yan para po yung mga kumapit pala mga namuon na dugo, yung mga maitim ay matanggal natin para malinis na malinis yung ating buntot ng baka. Katapos po ay sinalang ko na rin po yan dito sa aming malaking kaldero at hindi po yan kasya sa ating pressure cooker. At talagyan lang po natin yan ng asin, timplahan natin ng asin, pero wag po nating aalatan at yan po ay gagamitin natin yung kanyang kaldo. Takalubam lang po natin para mabilis siyang lumambot. Oras po na kumulo na, pwede na po nating hinaan ang apoy niyan at dire-diretso na naman po ang kulo niyan. So yan po ay papalambutin natin sa loob ng 3 hanggang 4 na oras sa slow cooking. Depende po sa tigas ng buntot ng baka na nabili ninyo sa palengke. Binalot ko na nga rin po dito yung ating embutido at yan po ay matagal-tagal din balutin at isa-isa po natin gagawin yan at tataka lang po tayo dyan ng isang takal ang ating mixture. Tapos po ay lalagyan din po natin yan ng hotdog o palamang sa gitna. At pagkabisado nyo naman po ang pagbabalot nito ay napakadali na, kumbaga ay para na lang kayong naglalaro. Yan, kahit ano pong brand ng hotdog ay pwede nyo pong gamitin. Ang ginamit ko po dyan ay tender juicy hotdog. Naglalagay din po tayo ng margarine sa dahon para mabango at hindi kakapit yung ating mixture. Tatalian lang po natin yan sa dulo, sa gitna at isisild natin yung kabilang dulo. Yan pong panali kung tawagin dito sa amin ay abaka. At yan po ay punta lang po kayo sa mga palengke ay napakarami pong mabibilihan yan. Sabihin nyo lang po ay pantali ng embutido. Nakagawa nga po tayo ng 32 pieces na embutido. At yan po ay 6 na kilo, hindi po kasama ang gulay. Sinalansan na nga po natin to dito sa ating steamer. Nag-init na po tayo dyan ng tubig para ma-steam na natin yung ating embutido. At yan po ay matagal-tagal, 2 oras po natin yang i-steam. Para po siguradong luto ang loob at kinabukasan po ay ready na para iprito. So, hintayin lang po natin yang maluto at kinabukasan na po natin itutuloy yung ating mga luto. Hihintayin na rin lamang po natin lumambot yung ating pangkarkareng buntot ng baka. Oh, magandang umaga po mga kabayan at nandito na yung ating pinarepair na embutido. Hinango ko na at pinalamig na natin. Oh. Ready na. Tapos nandito yung ating ano. Ayan, malambot na rin yung ating pangkarkare. Ito yung ating kaldo. Ayan, yan ang gagamitin natin. Hanguin na po natin to at tayo magsasalang dito ng karkare tapos may prito tayo doon ng embutido. Prito po natin dito yung ating embutido. Naglinis na po tayo ng mantika at prito na natin. At ito po ay ating gagayatin ang 20 pieces. Nakikita nyo ngayon na itsura. At dito sa kabila, salang po tayo dito ng ating karkare. Kaya po tayo mantika. Gagamit po tayo ng aswete powder. Mamacita aswete powder para mabilis. Hindi na tayo pasala-sala. Mag-isa na po tayo ng bawang. Okay, pag mabango na po ang ating bawang, ilagay natin itong ating giniling na mani. Ko. Palapa. Ah,
gisa po natin yung ating giniling na mani para mabango. Yan, durugin natin. Haluin natin para matanggal ang buo-buo. Pagka durog na ho yung mani, lagay natin ang glutinous rice flour, giniling na malagkit. Ang bango. Maamoy nyo mga kabayan ang aroma ng ating giniling na mani tsaka yung bawang. Ito yung ating kaldo. Salain ho natin. Sandukin na lang natin para masala natin. Kaldo lang ating pinagpakuluan. Oh, quality ang kaldo. Ah, haluin lang po natin yan. Hintayin natin lumapot. At mamaya pwede natin i-adjust ang lasa. Mamaya po natin titimpla pag medyo malapot na kasi yung ginamit po natin kaldo ay may lasa na yon. Eh baka umalat yung ating kare-kare. Haluin lang po natin yan at kaya ilalapot pag naluto na yung giniling na malagkit. Pwede na ho ito, oh, ganda na ating sauce. Lalagay na po natin yung ating yung ating pinalambot na buntot. Ayan ah. Mapakuluan po natin yan sa sauce. May naiwanan pa. Ayan. Alam po natin itong kumulo. Hanguin po natin itong ating embutido. Ayan, nilalagay po natin si strainer sa steamer para makatulong mantika. Ayan, basta nag-brown na po yan ay luto na yan. Yan naman po yung na-steam na natin. Dire-diretso lang ang prito natin. Dahil hindi po natin ito pwedeng gayatin ng mainit. Madudurog ito pag ginagayat ng mainit. Dapat palalamigin muna ng konti. Ayan o, kare-kare. Okay na po ito. O, iwali po natin ang kulay niyan. Ayan o. Kare-kare. Buntot ng baka. Iwali po natin ang gulay nito at ito ay sasali na lang natin sa ating catering tray. Lang po natin na konti yan at gagayatin natin. Pakulo po tayo ng tubig dito at tayo magbablanching ng gulay na ating kare-kare. Lagay natin.
Unahin po natin tong sitaw. Medyo matigas ang sitaw. Okay na po itong sitaw. Lagay natin sa strainer. Sunod natin tong talong. Anguin po natin yung talong. Okay na yan. Sunod natin yung ating pechay. Pechay na Tagalog. Natin itong pechay. Okay na ito. Gayatin po natin yung ating imbutido. At pinagagayat po ni sir yung 20 pieces. Madali lang po yung buksan. No? Putuloy lang natin din eh. Oh. Sa dulo, luwagan ng tali at lalabas na yan. Ayan, o. Oh. Giyatin lang po natin ang paganyan. Ayan. Ganyang kalalaki. Medyo mainit pa pero okay na. Quality yan. So yun na yung mga kabayan yung ating ano, imbutido. Tigsa 10, bali 20 pieces. Tapos po ay nandito yung 10 pieces. Yan, di pinagayos yung 10 pieces at pang pasalubong daw yan. Kumbagay pang Sharon. Nandito na po mga kabayan yung ating mga niluto. Yung ating 10 kilo na karkarin oxtail. Yan, tatlong tray. At nandito po yung ating gulay, hinuwalay na natin. Nandito naman po yung kanyang sausawan, bagoong alamang. Tapos yung ating imbutido. Yan, 31 pieces po yan, mahiling paisa. Tapos ginayat natin yung 20 pieces. At ito naman yung pan-take out na 10 piraso. So marami pong salamat kay Sir Alfred del Castillo ng Barangay Granha, Lipa City. At ito po i-deliver natin sa Barangay Granha. Kailangan po ay alas 9 ng umaga ay nandun tayo sa Barangay Granha, Lipa City. So marami pong salamat mga kabayan sa patuloy niyong pagtakilig sa ating mga video. Ingat po palagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Ma'am, pwede ako kumuha. Thank you po. Ayun. Hello po. Good morning po. Ako po si Impoy. Lagi kita ang pinapanood. Ah, salamat po. Ano po pangalan po nila? Shelly. Yeah, shoutout po kay Ma'am Shelly. Tsaka kay Sir Alfred. Sir Alfred, balikbayan kayo, sir. Balikbayan po kayo. California. Ah, from California pala sila, sir. Thank you po. Shout out po kay ma'am. Ano po pangalan niyo, ma'am? Lee.
Si Ma'am Lee, ayan. Good morning. Thank you. Ito, isa dito. Kalimutan niya, ano, tinatanggal ng balat. Ah, dito po sa atin, hindi ah. Tinatanggal nila, kaya... Pwede po pag-serve na po. O kahit hiwalay naman po yan, kahit dadampot na lang po ang mga bisita, sila na lang po mag-ano. Kasi madali po yung masisira pag hinalo nyo ko agad yung gulay. Okay. Thank you.